pag pinalayas kayo ng nanay nyo, layas! Layas! Ang lalaki ng katawan ninyo, nasa tamang edad na kayo, pinalayas kayo ng nanay nyo, lumayas kayo, maghanap kayo ng trabaho. Magbanat ng buto. Agree ka dyan, sir. So magbanat ka ng buto. Ngayon, pinapalayas lumayas ka! Oo. Medyo nakakalungkot po ito na sumbong. Nakakasama ng loob. Lalo pa po ako ay masyado mapagmahal sa nanay ko. Nay, gusto niyo ikwento yung sumbong niyo po, Nay? Ah, kasi sir, anak ko yun, kaya lang inaangkin niya. Kaya ayaw ko lang pabalik doon. Kayo po yung may-ari ng bahay? Ako po ang may-ari ng bahay. Anong ginagawa niya po sa inyo doon sa bahay? Nagagalit. Dapat mga anak mo mag-alaga sa'yo. Hindi ka ba daya? Kami nag-alaga sa'yo. Sino po nagbibitaw ng gano'ng masakit na salita? Si Noel at si kasawa niya. Si Noel, anak mo din yun. Kaya lang masama ugali. Tapos yung asawa niya, sabi niya, sabi ko, di umalis kayo dito. Kung gusto niyo na ako ang mga ibang anak kong maglaga sa'yo, umalis kayo dito. Nagwalis si yung asawa niya. Tapos isinumbong ako kay Noel. Sabi niya, bakit palisin mo kami dito ay bahay ko ito? Sabi ko, wala ka man pangalan dito. Saka inano niya po ang kamay ko, pinukpok niya. Yan na niya nala. Sige. Parang yung nakaganon po, inano niya. Tawa-tawa lang asawa niyang... Okay. So ibig sabihin, dapat hindi na kayo nagsasama dyan. Ang siste, sa halip na sila dapat ang umalis, kayo pang pinapaalis. Opo. Ay hindi pwede, kayo po may-ari. Sino nag-aalaga po sa inyo, Nay? Sila at sika yung kapatid niya. Ah, buti pa itong si Sir. Opo. Bunso po kayo. Meron pa po sumunod sa akin po, babae. So nakatira din po kayo dun sa bahay? Dati po kami nakatira dun. Umalis na rin po kami. Bali, kinuha po namin. Bali, nakabukod po kami ng bahay. Gusto bumalik ni nanay doon sa bahay? Opo. Kala hindi siya makakabalik dahil inandun po sila. Sir Noel. Yung mga sinasabi ng nanay ko na yung pinagsasalitaan ng hindi maganda, alam niyo yung normal lang po na minsan kasi siyempre sa ganyang ayos. Kumbaga, minsan nagiging pasaway na yung nanay. Doon lang naman po kami na minsan, ano ka na, mag-exercise ka na. Kasi gustong-gusto po namin talaga yan mag-exercise. Lalo na pag yung ano, yung pagkatapos kumain. Kasi takot na ho akong ma-hospital yung nanay ko kasi wala na akong gastos. Pagkatapos kumain, pag-exercise niyo? Yung ibig sabihin... Mali ata yun, sir. Hindi, ibig sabihin, depende sa kanya yon. Yung mga kasi, yan naman ang bahay ng doktor, sir. Sir, iharap po sa akin yung doktor na nagsasabing, matapos kumain, mag-exercise ka. Anong pangalan ni doktor? I'm sure, baka mali pa kaintindi nyo. O sige, naging pasaway si nanay. Natural sa kanyang edad, kuminsan... Meron siya mga gustong gawin na hindi na natin ma-appreciate, but we have to be understanding. Apa. Kasi lahat tayo tatanda, darating sa time na tayo rin, kailangan natin ng special na pangunawa. Apa. Ano mga gusto niyang gawin na hindi niya ginagawa sa inyo pong... Siguro, sir, kasi konti na lang yung kayang gawin na nanay ko, palakad-lakad lang talaga yan sa bahay. May masama ho ba pag nagpalakad-lakad si nanay sa bahay niya? Mas gusto ko pa ngayon. Mas gusto mo? Opo, kasi nga, yun nga po, yung parang, yun na lang po yung form of exercise kasi na nanay ko. Okay. Yun ang minsan, parang ako, bilang ako nay, kasi takot na akong ano kasi... Naintindihan ko, sir, pero... Kung siya po ay hindi nag-exercise apa. Dahil wala po siya sa mood, tinatamad siya, apa. So be it. Okay. Bakit natin siya pilitin paggawin ng isang bagay na ayaw niya? Baka yung pang-ikakasakit niya kasi pinipilit natin, who knows, baka ayaw niya mag-exercise o maglakad-lakad dahil masama pakiramdam niya, meron siya naramdaman, tapos pilitin mo maglakad-lakad, e baka... may mangyaring disgrasya. Sa palagay niyo, sir? Sa palagay ko, sir, gano'n naman. Pero sa palagay niyo, tama ako, ano? May punto ko talaga kayo, sir. Salamat, sir. Pero ang sa akin lang naman, sir, sa haba ng pinagsamahan ng nanay ko, halos delikada kong nakasama yan. Kahit ganyan ang nanay ko titingnan nyo, kasi ang nanay ko, sir, nagsusugal pa yan sa kapitbahay. Ano sinusugal niyo po? 41. Actually, nung kasi dati akong OFW, no? Seaman ako dati. Binibigyan ko pa nga ng ano yan, pambingo lang nanay ko dati kasi may pera pa ako doon. 10,000. Outlet ni nanay yun? Apo. Yung makipagbandi sa mga kapitbahay? Apo. Okay, magsugal, baraho, madyong. Apo. Sir, kung yun ay para outlet lang niya, para meron siyang ginagawa kaysa nakaratis sa kama 24/7, payagan nyo na. Buti sana kung yung sinusugal niyang pera o kung yun ay bariya-bariya lang, katuan lang, kung papiso-piso, so what? Yung iba nga nagmamadyong by the thousands, hundreds, mga Chinese na matatanda, pinapabaya ng mga anak nila. Kasi ano yan, pangtulong na para pawala sa dementia. Or if I'm using the right word,
para mapahaba yung kanyang buhay na bago siya magkaroon ng dementia. Okay. Gamot po yun, yung mga... Okay. You have to have something that panglibang. Socialization, sir, walang problema. Oh. Pero kung magsusugal, alam naman natin yan sa batas, pag nagsugal, illegal gambling yan. Sir, pulis ka ba? Hindi naman, sir. Alas sabi lang illegal gambling, pulis para mga utong. Sa batas, walang senior, walang ano, basta may perang involved, sir. Naintindihan ko, sir. Pero kung, sir, kung sa loob ng bahay, at sila'y nagtutong, it's at nagpo 41, at ang pustahan lamang ay piso-piso, sabi mo sa akin yung pulis na manghuli sa kanya, babakbakan ko dito. Patatanggal ko pa. Kasi ang dami mga krimen dyan, nagaganap, mga holdapan, snatchan, rape, bugbugan, what have you. Tapos itong mga senior na tatayan ng piso-piso lang para makapag-banding sa isa't isa, hulihin nyo. Heck no, sipain ko pa yung pulis na yon. Depende na lang ko. Kasi sir, kami talaga, kapos na rin kami sa pera. Kaya ganas. Kapos kayo ng pera? Oo. Paano po naging pabigat si nanay? Anong kasalanan ni nanay kung kinakapos kayo sa pera? Buti nga, nandiyan kayo sa bahay niya, libre. Lahat naman po yan eh. Hindi ba nakakatulong yung bahay ni nanay? Libre kayo sa renta? Gagamitin mo pa yung salitang kapos kayo sa pera. So do not ever use that word kapos kayo sa pera para mag-init ang ulo nyo kay nanay. Maliban na lang kung kayo nagpapakain kay nanay, pera nyo. Ganun nga siguro, sir, na ano yung basa ako, sir, ginawa ko na lahat. Pareho tayo may nanay. Opo. Pareho din tayo nanay ko matanda rin. Nanay ko is 97 years old. Opo. And mahal na mahal ko nanay. Kami lahat, magkapatid, mahal na mahal namin nanay namin. Pero base po sa aking interview sa'yo ngayon, lumilitaw na wala kayong amor sa nanay ninyo. Parang merong kayong gusto lamang sa kanya. At yung gusto niyo lamang sa kanya para siya ay maalagaan ninyo is material. So sir, therefore, sir, kung hindi kayo magkakasundo, ikaw mag-give way. Kayo po na misis mo ang umalis na lang doon, hayaan nyo na si nanay nandyan at kukuha na lang si nanay ng caregiver niya para mag-alaga sa kanya. Ganun na lang. Parang kami magkakapatid ba, sir? Sir, yung nanay ko may sariling bahay. Apa. Tapos kami yung magkapatid, nag-aambag-ambag, kinuna namin ng caregiver. Apa. Walang problema. Base ron sa huling ano namin sa barangay, ano, kung titingnan nyo naman pinirmahan ko, ang nanay ko, kapag umuwi yan, welcome na welcome kasi siya may-ari talaga yan eh. Mga kapatid ko, welcome yan eh. Wala ako pong karapatan na pigilan sila. Ang kapatid ko kasi talagang may problemang personal na kami yan. Ginagamit lang niya yung nanay ko. Akin, ganun lang eh. Kasi pamilya, ayusin natin. Siyempre, ang pinag-uusapan lang natin dito, kung ako nga po nakagawa ng paraan para, malisa, inalisan ko yan eh. Kaya ang tanong, ang sabi sa akin ng isang attorney, ba't iniwan yung nanay nyo? Sabi ko, ikaw ba naman patayan ng ilaw? Sarado yung tubig. Tanong niya po sa kanya kung ginawa niya talaga yon. Doon sa bahay ni nanay? Apo. O, eh, paano kami sasama sa kanya? Kaya po kami, exit na. Pati yung kapatid ko pong babae, tinanggal niya rin yung ano, yung may negosyong ice cream, ice cream. Mm. Tinanggal din yung saksakan. Halagang kulang-kulang 10,000 pa ang laman. O di, umexit din yung kapatid ko. To cut the story short, yung sana ay masunod lang yung gusto ni nanay. Of course! Nay, pagkatapos sa lahat ng mga, siguro 1 year ago, di ba nagbabatean na tayo na ganito, ganyan, okay na. Hindi ko nga akalain na pupunta na naman kayo rito. Last time pa nga, ako pa nga kumuha ng ano yun sir, yung pamigay sa amin ni congressman na medical assistance sa mga matatanda. Natalo ikaw kukuha niya, anak kay malakas kay, nakikitira ka, libre ka ng sarenta. Diba, okay naman tayo ako sa totoo sir. Wala kang problema. Ang problema kasi sa atin, yung mga kapatid ko, kung tayo lang, ang tagal natin nagsama, hindi mo ba naaalala yung mga pinagsamahan natin? Ha? Umiyak si nanay. Sabi mo kasi, puro kayo sabi niya, dapat mga anak mo ang mag-alaga sa'yo. Ay, bakit? Ay, dapat na dapat tapayos. Sabi mo, hindi ka naman nahiya. Kaya yung dalawa. Ang dami natin pinatunayan. Yung katabi mo na yan, kailan mo lang nakasama yan? Sa antipolo na nirahan yan. Walang napatunayan yan. Saka, minsan si Ayet. Tapos ako ilalaglag mo ako dahil sa mga, sige, hindi ako naitanga. Hindi ako perfectong anak. Yun nga, sige, lahat ng mga nabanggit ko kay sir. Sige, pagkakamali ko yun. Pero hindi nyo dapat gawin sa akin to. Diba? Ay, ano siya nagsasalita? Dinasawa mo. Salita lang yan. Diba? Marami pa nga dyan mas maanong ano. Ayusin natin to kasi ikaw, mahal na mahal kita. Matagal ko na napatunayan yan. Sir, pwede ba huwag mo siyang duruin? Sorry, sir. Sasabihin, mahal na mahal kita. Anong klase yon? Dito pa lang sir, nakikita ko na hindi mo siya mahal. Meron ba yung mahal na mahal kita? Mali lang yung ano ko. Maski na sir, kasi yung automatic na lumalabas sa sarili natin, reaction natin, that defines who we are. That defines our character. Right now, I can see not a good character coming out from you. Diba, sabi ng mga anak po, nadidiri sa akin.
Nay, walang ganong sinasabi man. Kaya nga sabi ko, pwede ipa-cross-examine yung mga anak ko. Sige, turo ng asawa mo yun. Oo. Hindi makalapit mga bata mo sa akin. Hindi makalapit mga anak mo. Sabi ng mga bata, nadidiri kami sa iyo. At bakit daw po nandidiri sa inyo? Aywan ko ba? Aywan ko sana kung may sakit ako. Pagka umupo ako sa isang lugar, ay doon ko umupo sa lugar mo. Ang sabi po kasi, sa dining table pa, lahat na lang ng upuan, inupuan mo. Bumalik ka doon, maglakad ka doon sa ano mo, sa may upuan mo talaga. Di ba sila nag-iisip lahat ng gamit doon kay Ermat yun? Ikaw, kung mahal mo si nanay, sasagutin mo ba sa barangay si Ermat na lalabanan mo sa kaso? Kahit ilan pa attorney mo, ilan ang attorney mo? May ebidensya ka? Anong ebidensya? Ma? Si Kapitan, di ba sabi mo, ikaw nagsabi, may kasulatan yan dito po lahat. Mahiyahiya naman kayo sa balat nyo, especially kung kayo may mga pamilyadong tao na, di ba, pag pinalayas ka ng nanay nyo, layas! May pamilya na kayo. Kung kayo minuti edad, pag pinalayas ka ni nanay nyo, pwedeng hindi kayo lumayas. Anong gagawin nyo? Wala kayong trabaho, wala kayong mapunta. Pero kung ang lalaki ng katawan ninyo, nasa tamang edad na kayo, pinalayas ka ng nanay nyo, lumayas kayo, maghanap kayo ng trabaho. Magbanat ng buto. Agree ako dyan, sir. Yes! Agree ako dyan talaga. Correct! So magbanat ngayon, pinalayas ka ng buto. Lumayas ka! Oo. Kung agree ka sa akin, di ba't ka lumayas? Wala kasing trabaho eh, senator eh. Buti ayun nga yun eh, kahit wala akong trabaho, isipin mo. Pero ilang taon na sa akin yung sinanay, sir. Wala akong trabaho since 2009. Sir, wala akong trabaho. Sir, kung halimbawa, pinalayas ka ni nanay, maghanap ka ng trabaho. Ka. Magrenta ka, hanap ka ng trabaho. Ngayon, sinanay na lang, kayong magkakapatid, mag-contribute-contribute kayo, kunan nyo ng caregiver. Sir, paano mo nga yan, ayaw nga nila, kung sa totoosin, nung hindi pa nangyayari to, sila talaga ang ayaw makisama na namin dyan. Ayaw na namin makisama sa'yo. Sir, year 2007, di ba, limang taong kang nag-isanay, pero ako, siyempre, ka-asawa ko lang noong 2007, pinagbigyan ko lang yung asawa ko na kahit nakarenta lang kami. Pero, physically lang yung pag-iwan ko sa inyo. Pero lahat pero kami, simula sa panganay, hanggang bunso, inaapin mo kami lahat. Tingnan muna. Pero yung financial ko, hindi ko nakalimutan. Pero sila, nasaan sila? Di ba kung mahal ka nila, dapat binilikan ka nila. Ito sa advice ko sa iyo. At kung kayo po'y nasa tamang edad na, at malakas naman kayo at malaking katawan nyo, tulad ninyo na inyo, sir. Apo. Huwag na kayong sumiksik sa parents nyo kung ayaw na ng parents ninyo sa inyo. Get out and then get a job. Magrenta kayo. Leave your parents alone na mamuhay sila mag-isa. The only then, pag sinabi, oy anak, hindi ko kaya, punta naman kayo rito, tulungan nyo ako. Only then, pwede na kayong makisiksik. Pero hangkat hindi kayo tinatawag, bagkus pinapalayas pa kayo, layas. Please, parang awa nyo sa mga sarili nyo. Yun lang po, sir. Nay, buhay pa ba si tatay? Wala na po. Attorney Garrett, wala na si tatay, si nanay mag-isa at si nanay inaapin ng kanyang anak at gusto na ni nanay magkahiwa-hiwalay na sila. Pwede bang palayasin si anak na ayaw na ni nanay? Not directly na po, Senator, because po yung house would be subject to succession or pagmamana na po, Sen. Bilang parehas po silang compulsory heirs or kinakailangan ng batas magmana, yung nanay po in this situation is a co-owner of the family home alongside with her legitimate and illegitimate children po. Meron ho bang last will and testament na nakalagay kung sino mga mamana? Wala pa mga dokumentong nakalagay kung sino mga tagapagmana ng lupa. So pwede po nilang gawin extrajudicial settlement kung saan by agreement po, Senator, pipirma lahat ang mga tagapagmana kung kanino po mapupunta ang ari-arian. Mm-hmm. Pero at the point of death po, Senator, even without any legal action, nag-accrue na po or nakuha na po nila ang property rights over that family home, for example, alongside with any other assets of the deceased. So, in short po, Senator, co-owners po sila over that house right now, which complicates our situation po. So, medyo komplikado pala? Yes po. Ito po ang masasuggest ko, Senator. Gawa na po sila ng extrajudicial settlement kung saan paghahatian na po ang property. At pwede naman pong i-buy out ng mga kapatid yung share po ng nilereklamo dyan sa bahay na yan. Okay. They can offer him money, sabihin i-waive mo na yung rights mo over this house at umalis ka na. Paano kung ayaw? We will have to go to court po for intestate succession proceedings pa. Which takes very, very, very long po, Senator. Unfortunate. Pwede ba tayo pumunta sa korte tapos i-present natin yung problema, yung gusto ni nanay na sana maghiwa-hiwalay na sila? As a matter of practicality po, Senator, and even the courts would agree to this, they would really prefer po talaga na extrajudicial settlement. Well then, we have to come up with a legislation to collide because this is not the first time na nangyari ito. Itong mga anak na balasubas, yes, inaapi yung kanilang nanay na wala na si tatay.
That's correct po, Senator. No? Right now po kasi sa civil code natin, may tinatawag tayong compulsory heirs or sa ayaw at gusto mo, sila ay kailangan magmana. Eh dito po, in my opinion, Senator, in my opinion lang naman po, hindi naman karapat-dapat magmana itong nirereklamo yes. dahil bastos po sa magulang. Tulad nito na itong anak na balasubas, inapi si nanay, pinapalayas, etc. Imbis na si nanay palayasin, sila munang lumayas dahil si nanay ang may-ari ng lupa at bahay. Yes po, Senator. Kaya po I support that, yung legislation po na wala ng compulsory heirs, hindi na kailangan magpamana. It would be up to the decedent, yung namatay po, in how he will dispose of his assets. Ngayon, itong problema ni nanay, kaya pala nagmamati kasi ito, mukhang nakakonsulta na ata ito ng lawyer. Mm-hmm. Pag nagmati kasi itong si Noel, sorry na lang si nanay. Yes po, they'll have to separate the properties po talaga, Senator. So, ngayon pa lamang, pwede nang gumawa si nanay ng move na para hindi naman disinherit, kasi sabi mo, hindi yes, pwede, bawal yon. Eh, litan na lang yung share niya doon sa bahay. Wala na ba siyang karapatan na maggawa ng ganung desisyon? Pwede po send through an execution ng last will and testament po. Pero it will only extend to the what we call the free portion. Yung compulsory portion po talaga, sen, ano talaga yan? Problema po talaga natin yun right now kasi mapipilitan ka pong magpamana kahit sa anak na hindi niya po gusto. Maraming beses na ito, di ba, Shari? Yung mga nanay, meron pa nga dahil lamang sa sushi. Sushi po ako. Hinampas ng chinelas yung kanyang nanay. Tagal yes, na yun. Yes po, dahil hindi po pinakain ng sushi, Senator. Yes po. Ipain na natin to. Yes po, ipa-follow up po na po, Senator. Tapos i-hearing natin to. Yes po. Anong present na batas na pwede natin maangklahan nang sa gayon magkaroon naman ng solusyon itong problema ni nanay? What we usually do is tinitignan namin yung previous actions nung gusto namin paalisin. We usually charge them with alarms and scandals, or kapag continuous ang harassment, we charge them with unjust vexation po, which is a general charge po, sen, ng isang taong binabastos. Medyo mababaw yun. Yes po, sen. That was what I was about to say. Napakababaw po. Wala bang batas na yung pagmamalupit sa mga magulang will be a crime? Then we filed it already when I was still connected with ACT-CIS, House Bill 4696. But this was 2 congresses ago, Sen. So, i-refile na lang po natin. So, as early as Monday, Senator, we can refile gusto it. Gusto ko, the next week, dumalo sa first reading. Okay po, Senator. We'll get it referred po as fast as possible po. Okay, thank you. Noel. Yes, sir. Kaya pala, pag ganun-ganun ka, mukhang relax na relax ka. Marami nga daw po siyang attorney. Ang yaman mo naman pala. Tapos sabi mo, wala ka ng pera. Tapos ito may alahas po. Diba? Katotohanan, sir, ang hawak ko. So, teka mo na. Anong plano mo sa buhay ngayon, sir? So, magmamatigas ka, kasi nga, alam mong karapatan mo, marami ka na pala kinusultang lawyer. So, sorry na lang to si nanay. No, sir. Ang gusto ko ganito, talagang ang target ko dyan sa nanay ko, bumalik na lang kasi yun naman talaga ang dapat eh. Kasi huwag ka nang magpagamit sa ibang kong kapatid kasi yan ang nangyayari. Maniniwala ka sa mga kapatid ko na kakaanay mo lang? Iniwan niyo ako eh! Ha? Iniwan niyo ako! Mag-isa na ako! Paano yun eh? Paano ba sinabing iniwan? Huwag kayo! Pati anak mo! Wala akong kasama sa bahay! Okay, kaya kinuha ako ng isang dalawa na ito. Pero alam mo sir, pag imbisigan ito ng malalim, Oh, sige, ang gusto ko sa hearing Apo. At tayo po ay magagawa na ng batas na meron ng proteksyon sa mga nanay-tatay natin, sa mga lulot-lula natin, na kapag meron ng api na kamag-anak o kahit sino man dyan sa matanda, may katapat na parusa at yun ay makukulong. Yun ang gusto ko mangyari. I'm looking forward to that legislation. Senator, tapos pa, bago nila iwan, ang sabi pa sa kanya, Nay, diyan ka lang muna. Babayaran ko yung ano mo, party mo. Nakakatawa. Nay, parte mo pa ang babayaran. Hindi ko maintindihan yun. Bayaran nila. Huwag ka muna magsalita. Nay, tama ba na sinabi niya sa'yo yun? Sabi niya, may nagpahiram daw kay Ayit na pambili ng share ko. Alam na alam niya. Patama yung sinasabi ni Garrett. Nakakonsulta siya sa isang lawyer. Pero, so, bibili niya yung share ni nanay. Ganito po yan. May nagturo nga sa kanya. Opo, may attorney yan. Basta umalis lang siya dyan. Umalis lang. May mama na, mga anak na lang. Paano niya po, hindi maalis yun. Nasa batas po yon. May share talaga siya. So, ang sa'yo lang, habang buhay po kayo, huwag muna siya doon sa bahay niyo. Ayaw ko mabalik doon talaga, sir. Ngayon, inaapi kayo, di sampa natin ang just fixation. Okay sa inyo? Hindi na lang, sir. Basta umalis na lang siya dyan. Ma'am, darating po kami dyan sa inyong tanggapan at mag-usap-usap yung mag-angkan. At pag-usapan itong ginagawang pang-api kay nanay, itong sama ng loob ni nanay, kung ano po yung magiging desisyon ni nanay, yung pong susundin natin. Okay po.
dapat po dadaan sila sa iyo at kayo po mag-evaluate, mag-assess at magbibigay na rin payo sa bawat isa. Sige po, Sen. Intayin ko po sila sa tanggapan po ng barangay. Sige po. Darating po kami dyan, Chairwoman, na pakischedule lang po, ha, madam? Okay po. Thank you po. Thank you. Usap natin kay Chairman. And then, pag dumating yung time na talagang gusto magsampan ni nanay na unjust fixation, sampan natin. And that's the only way. Otherwise, narin yun naman po, yung batas natin, may butas. Tutulungan kita, nay. Bubuhosan kita ng tulong.